magandang araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Rai dito sa Math Thinker Studio upang maghatid uli ng panibagong aralin sa Mathematics 5. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin pa. So, ang ating tatalakayin sa araw na to ay subtract decimal numbers without and with regrouping. So, bago tayo magpatuloy sa ating topic, mag-review tayo tungkol sa subtract decimal number using model. So, let us subtract 8 tenths minus 3 tenths. So, ipapakita natin yan sa pamamagitan ng shape na to. At ang nakikita natin, ito yung 8 tenths. At yung 3 tenths naman, ay kukunin natin dito sa may, o ilalagay natin dito sa may bandang baba. At itong 3 tenths na to, ang ating ibabawas sa ating 8 tenths. Ngayon, ibabawas na natin. At ang natitira ngayon ay 5 tenths. Okay? Dito naman sa pangalawa, 7 tenths minus 39 hundreds. So ngayon, ito ang ating 7 tenths at ito naman ang ibabawas natin na 39 hundreds. So, gawa tayo ng isa at dito natin ilagay yung 7 tenths. At ito naman ang ibabawas natin doon. 39 hundreds. So, ibawas na natin. So, ang natitira ngayon ay bilangin natin ang may shaded parts, ito ay may kabuuang 31 hundredths. Okay? So, ayan po ang isang paraan kung paano mag-subtract ng decimal number. Pwede tayong gumamit ng shape o yung tinatawag nating visualization. Okay? So, dumako na tayo sa ating topic, subtract decimal numbers without regrouping. Okay? Unang example, 4,587,000 minus 135,000. Para sagutin natin to, narito ang mga dapat nating sundin. Una, line up the decimal point. So, lahat ng decimal point ay kailangan magkakatapat sila. Pangalawa, add 0 to the right of the decimal to have the same length and subtract then a fixed decimal point in the difference. Okay, let us do it. So, isusulat natin ang ating decimal number vertically, okay, or yung dalawang decimal point ay magkatapat. Saka natin ito isubtract. Okay? Wala yung step 2 kasi kompleto sila o pantay ang bilang ng digit nila. Then let us subtract. Umpisahan natin sa bandang kanan. So 7 minus 5 is equal to 2. 8 minus 3 is equal to 5. 5 minus 1 is equal to 4. Then 4 minus 0 is equal to 4. Huwag kakalimutan ang ating decimal point. Pag binasa natin ang sagot natin, 4,452,000. Okay? Dito naman tayo sa pangalawang example. Iayos natin ang ating mga decimal number na magkatapat ang kanilang decimal point. Saka natin ito isubtract. Let us subtract at umpisahan natin sa bandang kanan, pinakadulong digit. 5 minus 3 is equal to 2. 8 minus 0 is equal to 8. Then 3 minus 1 is equal to 2. Then bring down 2. And of course, the decimal point. So, ang difference niya ay 22 and 82 hundredths.
Para naman sa ating pangatlong example, 3 and 95 hundredths minus 1 and 8 pence. So, ang kanilang decimal point ay magkatapat. Punta tayo sa pangalawang step. Magdagdag tayo ng 0 dito sa pangalawang decimal number para maging pantay sila. And then, pagkatapos, subtract natin. Umpisahan natin dito sa bandang kanan or pinakadulong digit. So, 5 minus 0 is equal to 5. 9 minus 8 is equal to 1. Then, 3 minus 1 is equal to 2. At huwag kalimutan ang decimal point. Pag binasa natin yan, ito ay 2 and 15 hundredths. Next, dito tayo sa ating susunod na example, 849,000 minus 7 tenths. The decimal point is naka-line up. Then, magdagdag tayo ng dalawang zero sa ating pangalawang decimal number. Then, let us subtract. 9 minus 0 is equal to 9. 4 minus 0 is equal to 4. 8 minus 7 is equal to 1. Then 0 minus 0, 0. And then the decimal point. So the difference is 149 thousandths. Okay? Dito naman tayo sa isang category, subtract decimal numbers with regrouping. Example, 95 hundredths minus 37 hundredths. So, dahil ang kanilang decimal point ay naka-line up na at wala rin tayong idadagdag na zero, let us subtract. 5 minus 7. So, hindi natin pwedeng bawasan ng 7 yung 5. So, ang gagawin natin ay manghihiram tayo ngayon dito sa susunod na place value. So, yung 5, ihiram tayo ng 10 dito sa katabi niya. Yung 5 ay magiging 15 at yung 9 ay nabawasan ng 10 kaya naging 8. Na lang. Okay? And then, let us subtract. 15 minus 7 is equal to 8. Then, 8 minus 3 is equal to 5. Then, bring down 0 at huwag kalimutan ang decimal point. Ang difference is 58 hundredths. So, ito naman sa ating susunod na example na to ay iba dun sa unang ipinakita. Okay. So, let us subtract 7 and 6 tenths minus 3 and 41 hundredths. Ang decimal point nila magkatapat pa din. Then, magdagdag tayo ng 0 dun sa unang decimal number. Next, let us subtract 0 minus 1. Cannot be. Kasi hindi tayo pwede nga magbawas ng isa dun sa 0. So, anong gagawin natin? Kung maalala nyo, maghihiram tayo sa katabi nito. Noong saan, hihiram tayo ng 10 dito sa 6. Ang 0 ngayon ay magiging 10 at ang 6 ay magiging 5. Then, pagkatapos, let us subtract. 10 minus 1 is equal to 9. Then 5 minus 4, 1. Then 7 minus 3, 4. And of course, the decimal point. So, ang difference nila ay 4 and 19 hundredths. Okay, dito naman tayo sa susunod na example natin. 2 and 6,000 minus 41 hundredths.
decimal point, naka-line up. Pagdagdag tayo ng 0 sa ating pangalawang decimal number. Then, subtract. 6 minus 0 is equal to 6. 0 minus 1 cannot be. Okay? Kasi hindi natin pwedeng bawasan ng isa yung 0. Kasi 0 nga siya. Para mabawasan, para makapagbawas tayo ng isa, manghihiram tayo dito sa katabi niyang 0. Nagtatanong kayo siguro, anong hihiramin niya ay 0? Alam natin na may katabi pa siyang 2. Kaya dito siya manghihiram nang ipapahiram niya dito sa unang 0. Kaya yung 0 natin ay magiging 10 at yung 0 na katabi niya ay magiging 9 at dahil nanghiram din siya dito sa 2, magiging 1. Then, let us subtract. 10 minus 1 is equal to 9. 9 minus 4 is equal to 5. Then, 1 minus 0 is equal to 1. And then, the decimal point. The difference is 1 and 596 thousands. So, dito naman tayo sa susunod. 4 and 8 tenths minus 2 and 419,000. Okay? The decimal point, pantay pa din. So, para maging pantay ang bilang ng digit ng ating decimal number, magdagdag tayo ng 0 dun sa taas. Dalawang 0. Then let us subtract. 0 minus 9. So, hindi pwede manghihiram tayo ngayon sa katabi niya ng 10. Okay? So, yung 0 natin ay magiging 10. At yung 0 na kung saan nanghiram tayo ng 10 ay magiging 9. Dahil nanghiram tayo dun sa 0, syempre, ano ba, saan kukunin ang ipapahiram kundi dito sa 8? Kaya bawasan din natin ito ng isa para maging 7. So, 10 minus 9 is equal to 1. 9 minus 1 is equal to 8. Then, 7 minus 4 is equal to 3. Then, 4 minus 2 is equal to 2. And the decimal point. The difference is 2,381,000. So, bago natin tapusin ang topic na to, balikan natin kung anong pinag-aralan natin sa araw na to. So, how to subtract decimal number? First, write down the numbers one under the other with the decimal points line up. So, bago tayo mag-subtract, siguraduhin natin ng lahat ng kanilang decimal point ay magkakatapat. Okay? Yun ang unang-una natin na gagawin. Pangalawa, put in zeros so the numbers have the same length. Kung hindi pantay o hindi pareho ang bilang ng digit ng decimal number natin, pwede tayong magdagdag dito sa bandang kanan para maging pantay ang bilang nila. And then pangatlo, subtract using the column difference, then remembering to put the decimal point in the answer. So, huwag nating kakalimutan lagyan ng decimal point doon sa ating difference. Okay? So, sana nakapagbigay ulit ako ng karagdagang kaalaman tungkol sa subtracting decimal number. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa lesson na to, pwede kayong mag-request o magtanong dito sa ating comment section sa baba. Okay? Diyan na naman nagtatapos ang ating talakayan sa araw na to. Muli, this is Teacher Ai, nag-iiwan ng isang magandang araw po sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam!